Nakakalungkot isipin na ang ating pinagkakatiwalaan na mambabatas na gagawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bayan upang protektahan ang ating karapatan laban sa mga banyaga. Kaya nga tayo may sariling konstitusyon upang ang ating bansa ay maging protektado sa mga banyaga upang sabihin tayo ay malaya at may sariling seguridad. Subalit, ang bagong batas na Republic Act 11659 o mas kilalang Public Service Act ay binanatan ng dalawang magaling na abogado na may pagmamahal sa bayan. Ito ay sina Attorney Larry Gadon, Attorney Ferdy Topacio, na sinasabing ang constitutional at may banta sa ating seguridad, lalo na sa ating ekonomiya. Ang ating magagaling na mambabatas ay gumawa at ito ay pinasa. Hindi ba nila naisip ang kanilang ginawa sa pag-amyenda ng ating konstitusyon? Ay binago nila ang meaning ng public utility at inalis nila ang airports, railroads, railways, subways, broadcast station, and wireless telecommunication. Bakit ito inalis? Dahil ba sa ABS-CBN? Nagtatanong lang po, dahil sa batas na yan, ay pwede na ang mga nabanggit ay 100% ownership. Dahil sa batas na yan, hindi na kailangan ng United States of America ang EDCA para makapaglagay ng military bases sa ating bansa. Maglalagay lang sila ng airport sa ating bansa, Biola, may bases na sila dahil sa Public Service Act. Hindi na kailangan ng Amerika, kundi pati ng ibang bansa ang makipag-usap sa atin para sa ating base militar, ay magtatayo lamang sila ng mga airports dito sa atin. Welcome po silang lahat dahil po sa 100% ownership. Yan po, magaling ating pong mambabatas. Kanilang batas na yan ay ibinibenta na tayo sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng 100% ownership. At hindi nila naisip, ito ay may banta sa ating seguridad at ekonomiya. Upang maliwanagan po tayo, lalo't narito po ang paliwanag ni Attorney Trixie Cruz Angeles na sinasabi rin ang Public Service Act ay unconstitutional dahil sa issue ng security threats. Mapapakinggan po ang pahayag po ni Attorney Trixie katapos po na maikling video intro. Pero ang pinakamalaking parang PR push na nakita natin dito ay kaya nagkakaroon ng oligarkiya ay dahil dun sa pagbabawal ng ating saligang batas ng foreign direct investments. So unang-una kasi nungalingan yon, kasi pumapayag naman tayo ng foreign direct investments. Ang dami ngang nagsasabi, kaya tayong walang mga pabrika dito dahil dun sa saligang batas ni re-require 60-40. Hindi rin po totoo yon, kasi sa manufacturing, kahit 100% foreign-owned, pinapayagan po natin. Mayroon lang po tayong ina-identify na mga industriya na dahil sa national security or dahil masyadong delikado dito sa bansa, hindi natin pinapayagan. Whether makakaapekto ito ng ating national security, yung baka pasukin tayo dito, katulad nitong mga airports, baka biglang kapag hindi na tayo nagkakaintindihan sa ibang bansa dahil foreign nationals ang may hawak ng ilang mga industriya, maaari nila tayong sabotahihin dito sa loob. So, yun yung dahilan kung bakit mayroong parang tila protected na mga industries. Hindi lang po ito para sa oligarkiya, kung hindi para sa kapakanan ng bayan, para mabantayan ang ating national security. Gayunpaman, dahil walang ang nuance, walang diskusyon na tungkol dun sa mga detalye, ang naririnig lang natin, dapat basura yung 1987 Constitution, dapat ibasura yung economic provisions, hindi po dinidiscuss yung specifics. So dahil walang nakikita ang taong bayan ng mga specifics, nalilin lang sila. Kadalasan nga, yun nga, akala nila kaya walang mga pabrika dito, ay dahil nga, pinagbabawal ng saligang batas, hindi naman po totoo yan. May mga particular lang na tinatawag natin public utilities na hindi po natin pinapayagan ng foreign direct investments o kaya na may ibang nagmamayari. So tingnan po muna natin yung problema. Ito,
Yung subtitle dito, paano tayo nagamit dito, ay dahil nga dun sa ano, sa parang PR push na basura, basura yung 1987 Constitution, samantalang hindi naman basura ang Bill of Rights, hindi naman basura ang mga cultural provisions, hindi naman basura yung mga provision na pagtutulong at pagpuprotekta sa mga indigenous peoples, and so on. So, hindi dapat ganun eh. Pagka naghihikayat tayo ng pagbabago, dapat specific tayo dun sa pagbabago. Hindi pwedeng yung isang buo na lang. Hindi, kasi basura yan. Ang dami kong nakita, ang daming umaway sa akin tuwing nagsasabi ako na, oh sige, eto yung negative list ng foreign direct investments. Ano dyan ang pinupuntirya mo na dapat pasukin, na dapat baguhin natin? Pero pag nakita nila, oh, itong mga bawal, nuclear energy, ay nuclear weapons, mga barel, and so on, hindi po natin pinapayagan ang ano, ang banyaga na sila yung maggagawa nun dito, magpapabrika ng ganun dito, dahil nga, eh, paano kung nagkagera, eh, di nandito na sa loob yung mga kalaban natin. Ba? O sige, o, next. Dito sa ating slideshow, makikita natin. Ano ba ang nagbago? Nagbago kasi yung batas, RA 11659, or the new Public Services Act. Dun sa Public Services Act, ito, nilagay na nila kung ano na lang ang nagre-require ng 60-40 equity. 60 sa foreigner, kailangan may at least 40 na Pilipino doon sa kanilang mga investors. Nakalagay dito, ang ano, yun yung ano, maximum na pwede nilang pasukin, pwedeng less. So nakalagay dito, distribution of electricity, transmission of electricity, petroleum and petroleum products, pipeline transmission systems, water pipeline distribution systems, seaports and public utility vehicles. Bakit nakalagay dito seaports pero hindi nila nilagay airports? Bakit? Eh ganun din po ang national security interest. Maaari ang presidente, base sa rekomendasyon ng NEDA, ay mag-classify ng public utility. Pag sinabi mong public utility, di tataas na yung criteria. Kailangan mami-minimize na natin yung foreign direct investments doon o yung foreign-owned doon sa industriya na yun. Tapos Kongreso ang magagawa ng legislation. Pansinin niyo dito, Kongreso gagawa ng legislation para ibalik yung 60-40 requirement. Oh, di ba baliktad na? Dati, ito yung mga bawal. Kung gusto natin na mabago yan, kailangan ibago ang saligang batas. Ngayon, lahat except dun sa listahan, seaports, public utility vehicles, transmission ng petroleum products pipelines, water pipelines, etc. Yung mga yan, yan na lang ang bawal, ang up to 60-40. Everything else pwede. So dahil pwede ang lahat, kung gusto nating i-limit yung ownership, eh kailangan pa gumawa ng batas. So, baliktad na. Ito, nationality requirements will not be imposed on any public service not classified as a public utility. So, ano yan? Airports, telecommunications, expressways, shipping. Bakit nila pinapayagan ito? Naaalala nyo, parang about 2 years ago, panahon pa ng Presidente Duterte, merong inaaway yung mga taga-kabilang parlor at sinasabi nila, oh, bakit na ano, bakit meron diyang telcos, bakit gagawa ng ano ng telco tower diyan sa loob ng fence ng Camp Aguinaldo yata. So sabi nila, eh partly owned by China yan, grabe yung national security issues natin, etc., etc. Hindi nila sinasabi na ang Globe at saka Smart eh nandun din sa area na yon. O gayunpaman, sabi nila, national security issue ang telcos. Hindi dapat malalagay yan dun sa posisyon na pwede silang mag-espiya sa atin. Ayaw nilang nilalagay dun sa loob ng ano, ng ating mga military camps. So, ayan. Ngayon, binuksan na lang natin ang telecommunications para pwedeng 100% foreign-owned. E paano kung ang pagko-communicate natin ay ano, confidential? Paano kung ang pagko-communicate, kung halos lahat ng telcos o lahat na ng telcos ay foreign-owned, ano na ang mapapagkatiwalaan natin kapag may ano, nagkaroon ng oras, sa oras ng kagipitan, sa oras na ano, na mayroon tayong problema sa ibang bansa sa ating foreign relations. Ang ayon sa Supreme Court, ang isang public utility, a business or service regularly supplied
of public use, provision of which involves a right or is demandable. Karapatan po ang telecommunications, karapatan na nga po ang internet, kinilala na ng UN yan. Karapatan ang access to water, access to food, etc. So ang mga kinaklasify natin na bilang mga public utilities ay mayroong tayong karapatan doon. So at dahil may karapatan tayo doon, mayroong very high public interest and mataas din ang risk ng national security kapag inallow natin sa ibang tao. Okay, tignan natin kung ano yung mga allowed. Ngayon, naipasa na yung batas na ito early in 2022. Pero bago umalis si Presidente Duterte, gumawa siya ng panibagong foreign investments negative list. Tignan niyo dito, ano yung bawal ang foreign equity? Mass media. Okay? Practice of professions. Mga may batas kasi ito, tsaka nasa saligang batas. Retail trade with paid up capital of less than 25 billion. Cooperatives. Alam naman natin kung bakit kasi marami tayong cooperatives that deal with public utilities. Organization and operation of private detective, watchmen, or security guard agencies. Kasi nga, most government agencies, nag-hire din tayo, nagko-contract out tayo ng security. So, baka maikompromiso natin yung security ng ating mga ilang mga ahensya. Small-scale mining, utilization of marine resources in archipelagic waters, ownership, operation, and management of cockpits, manufacture, repair, stockpiling, or distribution of nuclear weapons. Okay, ano pa? Ang dapat 100% Philippine-owned. Manufacture stockpiling of radiological weapons, anti-personnel mines, manufacture of firecrackers. Oh, kasi nakikita naman yung obvious danger dyan. Na-allow natin ng 25% foreign equity, private recruitment for overseas and local employment, contracts for construction, up to 30% advertising, up to 40%, ito na po. Procurement of infrastructure projects, exploration and utilization of natural resources, ownership of private lands, operation of public utilities, educational institutions. Bakit natin hindi inaallow ang full 100% na foreign equity dyan? Infrastructure projects, kasi pwedeng sabotahihin yan. Exploration, development, and utilization of natural resources. Baka matulad na naman tayo dun sa panahon na meron tayong parity rights. Okay? Ownership of private lands, hindi talaga rin yan pwede kasi nga finite resource ang lupa. So kailangan limited use. Kung bibigay natin dun sa foreign ownership, kailangan may benepisyo tayo, hindi basta tayo pwedeng magbenta. Ngayon, nung nag-occupy ang mga Amerikano dito after the Philippine-American War, nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema ng Estados Unidos at sinabi na bakit dapat kinoconsider daw na American citizens ang mga Pinoy. Ang sabi ng Korte Suprema at dinidefend nila ito bilang polisiya ng kanilang bansa, hindi po tayo ever magiging US citizens kasi ang pagmamay-ari ng Estados Unidos sa Pilipinas ay in the concept of a private owner. Kumbaga, para siyang foreigner na bumili ng lupa sa Pilipinas, yun nga lang yung lupang binili niya kasing laki ng Pilipinas din. So nakikitira lang tayo dun sa pribadong lupa nila. Hindi po sila, ayaw nilang aminin na sinakop nila tayo bilang isang bansa at ginawa tayong colony. Instead, ang sinasabing lang, hindi, binili lang namin ang lupa ninyo. Nang sa gayon, maidideny nila tayo ng ating mga karapatan sa sarili nating bayan. So, kung hindi po tayo natuto dun sa lesson na gano'n na yun, edi kung ia-allow natin ang foreign ownership of private lands, edi suko na natin yung bandila. Educational institutions, dahil maaari itong maka-apekto doon sa citizens natin, baka pagka-graduate ng mga anak natin, nagsuswear allegiance na sila sa ibang bansa. Culture, production, milling, processing, trading, barter, etc., rice, corn, and byproducts thereof, contracts of supply materials, etc., deep sea commercial fishing, kasi nauubos, ownership of condominium units, similar to land, private radio communications network. Well, marami na ditong natanggal. Foreign ownership limited for security, distribution of products, ingredients requiring PNP clearance, usually mga involving gunpowder, dynamite, blasting supplies, ingredients making explosives, etc., manufacture and distribution of dangerous drugs, sauna and steam baths, hindi ko alam kung bakit ito. All forms of gambling, well, micro and small domestic market enterprises.
Okay. So, sorry, balik tayo sa stream. Okay. So, yun na nga. Na, kung papansinin ninyo, base dito sa bagong batas, pwede na uli ang ABS-CBN at saka ang Rappler. Kasi foreign-owned dun sa wireless and wired broadcasting. Pero dun sa ating saligang batas, dalawa po ang provision na sinasabing nationalized dapat ang mga ano, ang nationalized dapat ang pagmamay-ari ng media companies. Okay. So, tingnan na po natin yung ating mga katanungan. Sabi ni Jade Kevin Santos, sana pag-aralang mabuti ni PBBM kung anong public service ang i-open sa mga foreign investors so as not to hurt our economy and public interest. Delegates pag nasa kamay ng oligarch ang public utility. Eh hindi ba this law actually allows them to continue? Kasi na kanino ba ang kapital? Eh oligarkiya at saka foreigners. So yung mga ano, hampas lupa tulad natin ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mag-build up ng sarili nating kapital para makapag-invest sa mga ganitong klaseng industriya. So yun nga po yung problema. Kaya nga to begin with, minimize yung ownership. Kasi with the belief na dapat local lang, para local din, may opportunity kahit yung mga ano, let's say yung mga mayayaman dito, di sila yung may kapital, makakapagpasok sila ng industriya dito. At least dito, meron pagkakataon yung ating mga mamamayan to build up capital. Eh, pagka foreign yan, baka mahihirapan, lalo-lalo na bubuksan natin yung floodgates, ang daming mag-i-invest nga dito, pero forever tayong namamasukan sa mga industriya na to. Ayan. Gambling like Pogo, sabi ni Maming. Well, matagal na po ang gambling dito. So, yun ang hindi nasasabi. During the time nang nagkakaroon ng diskurso tungkol dun sa foreign direct investments, ang naririnig lang po natin is, ay nako, walang investments dito. Kailangan buksan natin. Invest, invest, invest dito. Pero hindi natin nilalagyan ng brakes. So, tika muna, tika muna. Gusto nyo ba ang mga airport natin ay pagmamay-ari ng Banyaga? Eh, paano kung magkagera? Eh di, pasabugin na nila yung mga airport natin. Andito na sila eh. Diba? Paano kung ano? Paano kung ilimitan nila yung papasok doon sa airport? Paano kung kunwari, gumawa na lang sila ng airport tapos ang makakagamit lang po ng airport na yun in a private capacity ay yung US military? Eh di, tuloy-tuloy na. Hindi na tayo mag-usap tungkol sa bases. So, eto, sabi ni Tabon, pinabagsak ng mga dilawan ang money PBBM, ngunit pinaupo niya sa pwesto ang mga dilawan at tinanggal ang mga appointee ni Tatay Diggs. Ano daw? Hindi ko yata na-gets. Ito sabi ni Niel, dapat yan 100% foreign investment na hindi yung mga mayayaman lang parating yung mayaman. Ayan ang sinasabi ko. Mali nga po yan. O sige, gusto mo 100% yung airport natin. Gusto mo 100% yung mga ano, yung energy natin. O sige, 100% magkagera, kanila na lahat yun. All they have to do is stop production, suko tayo. Yun na nga yung problema. Hindi po ninyo naiintindihan that there's some industries that have to be protected to protect our national security. Hindi naman natin sinasabing wala eh. Well, manufacturing nga, 100% foreign-owned, allowed yan. Pero meron ba? Meron bang pumasok? Kayo reklamo ng reklamo ng reklamo na kasi yung mayayaman lang daw ang yung mayaman. Bakit hindi nagpapasok ng mga manufacturers dito sa Pilipinas? Kahit 100% foreign-owned yan. Bakit? Tanungin nyo sarili ninyo, bakit nga? Bakit hindi nakapasok? Allowed yan sa saligang batas. Hindi kailangan baguhin ang saligang batas para dyan. Hindi kailangan ng batas na kontra sa saligang batas para sa manufacturing. May pumasok ba? Sinasabi ninyo kulang na kulang. Eh, ayan, hindi naman nire-require yan hindi yan pinapagbawal ng saligang batas. Hindi nga nagre-require ng 60-40. 100%! Kahit foreign-owned yan, o ilan ang pumasok? Yumayaman pa rin ang oligarkiya. Hindi yan yung sagot, obviously. Sabi ni Rain, kahit alam natin may butas yung PSA amendment, paano natin mahahabol ang Metro Pacific? So, ang ibig sabihin ninyo, suko na lang tayo. Yun ang sinasabi ninyo. Kasi ang Metro Pacific, ginagawa na nga yan. Edi tayong lahat na lang. O sige, da tayong lahat na lang. Edi suko na natin. Pag nagkagyera, baliwala na.
Di ba? You cannot say. Ang sinasabi lang natin is, wag naman itong mga industriya na ito. Pinapayag naman eh, ang dami namang allowed na mag-invest dito. Ang dami namang industriya na pwede. Pero bakit yan? Bakit yung ikalalagay, yung ilalagay natin ang sarili natin sa panganib? Look, what you're saying is that Metro Pacific is doing that. So we create this and say na, o sige, foreigners, hindi lang mga ganito. Pwede na rin mga airports, railways, all of these other utilities. So game! Pasok na kayong lahat. Patayin nyo na kami. That's what you're saying. That's not an argument. Ang dapat, kung may argumento na ganyan, eh, dapat ang pinupuntirian natin ay yung taong yon. O sige, pahuli natin. Bakit, nakatulong ba? Yung ginagawa ba ng sinasabi ninyo nitong taong to, nakatulong ba yan sa atin? Di ba hindi? O, ang ginagawa ng, ano, ng batas na ito, eh nilakihan na lang natin. So, dadami yung sinasabi ninyong mga MVP. Ito, sabi ni Ranulfo, bakit pinirmahan ni Duterte? Hindi ba niya nabasa ito? I think this is what happened. According to kina Sir Larry, kina Attorney Larry, niloko si PRRD. But I think nakita niya. Kaya naglabas pa rin siya ng negative list. Pansinin mo, yung date ng negative list na pinoint ko, June 2022. Only 2 months, June. It, tapos na po ang election. Only 1 month bago umupo si PBBM. Diba? O diba? Ang tingin ko na habol ni Presidente Duterte yan. Gumawa pa rin siya ng negative list.